Deus, kumusta? Mabuti, mabuti, Chris. Hello. It's been a long time. So, medyo nag-break tayo. Oh. Again, maraming salamat sa mga sumusuport at dumadami ng ating subscribers. Oh, maraming salamat. Maraming salamat. Nakakatuwa sa mga subscribers. Maraming salamat po. At isa pong pangako namin sa inyo, ibibigyan namin kayo ng magaganda at mga exciting na features. No? At speaking of exciting, itong guest natin ngayon, grabe, idol. Idol to sa Pilipinas at na-discover natin. At isa sa pinakamagaling na artist na siguro. Tama yun, tama yun. From Bohol, ladies and gentlemen, please welcome ELVIN VITOR. ELVIN! Kumusta, ELVIN? Welcome! Welcome to the Excel Show. Ayan. Ayan, si ELVIN. Yes! You know? Ang bako eh. ELVIN, kumusta? Sir, magandang gabi sa inyo, sir, dito sa Bohol. Welcome, ELVIN. Saan ka sa Bohol, ELVIN? Dito ako sa ano, sir, sa Tagbilara, sa Baclayon. Malapit sa Baclayon. Tagbilaran. Okay, okay. Dito ako sa may oldest church dito sa Bohol. Mm-hmm. Uy, ang ganda. Uy, isa yan talaga. Ito, promise, isa sa pinakamagandang napuntahan kong lugar sa Pilipinas talaga, Bohol. Bohol, the best. Alam mo, kahit sa mga nasa Pilipinas, ano, na gusto, mangarap nyo mag-abroad, bago kayo mag-abroad, lumabas ng bansa, puntahan nyo muna ang Bohol. Talaga. Dito kasi sa Bohol, maraming makikitang mga tourist spot dito sa Bohol, sir. So, di lang tarsier, di lang chocolate hills, kundi meron din tayong mga falls. So, maraming mga beaches din dito sa Bohol. Okay. Diving. Mga ganun. Amazing talaga, ang galing. Actually, bumili ko sa kay Lord. Ang galing ng chocolate. Yung ano. Ang galing. Mga chocolates. Ang galing talaga. So, anyway, ELVIN, kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong trabaho, sa iyong passion. Yung work of art. Isa po akong graduate ng Fine Arts major in Advertising po, sir. Tapos nagtrabaho po ako bilang isang layout artist sa isang publishing company for 3 years. Okay. Tapos nagturo din po ako ng mga bata, mga summer art class for 5 years po. Na nagtuturo ako ng mga bata about art. And then, nung pagsali ko ng mga missionary workshops, yung mga ganun, abroad, yung parang constant na travel. Kaya pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi na ako nag-work. Tapos ngayon, full-time painter na ako. So, kumbaga, full-time visual artist na po ako ngayon dito sa amin. Yung garage namin, kinonvert ko into parang mini studio workshop, mini working area ko po dito sa amin, dito sa Bohol. Garage lang po itong Malupit pala talagang pinagdaanan ni Elvin. Ano? So ever since, artist ka na talaga, Elvin. Visual artist. Yung maliit pa po talaga ako, yung dream ko talaga is maging successful artist someday. Okay. Yun talaga yung dun ko sa mga yearbook ba, sir? Yun sa mga sa elementary, sa high school. Pero nung pagtungtong ko ng college, yung una ko talagang kurso is architectural drafting. So, more on mga measuring points, yung mga straight edges. Tapos parang naboboard ako sa straight edges eh. Di ko ma-express yung mga ideas ko, yung mga concepts ko. So kaya sinabihan ko talaga yung parents ko na mag-shift ng fine arts. Tapos sabi nila, parang di kaya na mapaaral ako ng ganun na kurso kasi
medyo mahal. Medyo mahal yung fine arts po kasi. Hindi katulad ng drafting na ano, affordable lang. Tapos yun, yung ginawa ko po is ano, naging working student pa ako sa isang sa university namin. Naging working student, tapos nagkalaon is lumipat ako, naging scholar ako sa ano, sa varsitarian. Oh, galing. Pumasok ako ng varsitarian. Tapos doon, ano, yun yung parang ano, nag-aambag ng tuition ko po yung pagiging isang varsitarian sa school. Varsitarian. Ano, as an artist? Yes, as an editorial cartoonist po, sir. Cartoonist. Ang galing. Cartoonist okay. Po isang ano, sa student publication po namin. Okay. Pag cartoonist ba, ikaw mismo nag-iisip ng buong concept, ng script, o meron lang siya yung binibigay ng script tapos ikaw mag-ano? Sa editorial cartoon po, sir, ano, bibigyan ka po ng parang an issue or parang current events or news, tapos ikaw na yung magko-conceptualize kung paano mo i-symbolize or i-distort yung mga characters po doon sa ano, sa nagagawin mong editorial cartoon. Tapos, dapat yung cartoon is medyo catchy. Tapos, medyo symbolism kung kumbaga yung tirada. Tapos, i-exaggerated mo yung mga forms. At yun, para magiging kakatawanan yung mga issue instead na they will take it as ano. Sa ngayon, ang tawag na niyan, memes. Mahirap gumawa niyan eh, yung mga editorial cartoons. Mahirap. Oo. Dapat witty ka eh. Tsaka yung creative mo parang, yun nga, parang caricature. Diba? Oo. Didistort mo yung reality to something funny. Sinabi nga ni Elvin eh. Mahirap yan. Parang si Pugad Baboy dati tsaka si Larry Alcala. Yun. Larry Alcala, oo. Oh, yung mga sikat dyan. Oh. Yung ba yung mga idol mo nung lumalaki ka pala? Yes po. Yan yung mga talagang matunog na mga pangalan po na mga artist about editorial cartoon. Ganon. So, kasi yung high school po ako, pasali-sali na din po ako ng mga editorial na mga competition. Ganon. Pero until ano lang ako, regional. Sa regional ako umabot. Okay. Pero ang galing eh. Kasi from cartoons na sinasabi mo na sketches lang. Yes. Ito, grabe nung nakita ko. Matitindi talaga. Hinanap ko sa Facebook to si Elvin. Malulupit itong mga gawa niya. Parang ang galing. Parang lalo yung isang... Thank you, sir. Yung nakita ko yun na sa'yo na ano bang title nun? Yung parang matanda siya. Yung mga wrinkles niya. Ano? Yung title boy. Ng hyper-realism ko na yon na recent work ko po this year is Hulagway sa Kalipay. So it's all about describing the happiness po sa kanyang mukha. So it describes pure joy, yung parang ganun. Kahit makikita mo yung kanyang mukha na sa kanyang mata na parang hardworking man, hardworking old man, pero andun pa rin yung happiness sa kanyang mukha. Yung parang ganun. Yun yung dinidepict. Ano? Totoong tao siya na naharap mo. Yung subject. Yes po, sir. Ano? Isa ko siyang ano, kumbaga nagbubungkal lang mga septic tank, yung mga ganun, tapos yun, binayaran ko na pwede ka bang i-model ko, tapos pumayag po naman, so yun, na model ko po siya. At ano, parang lima or apat na painting na po yung na-model niya sa akin po. Maayos siya na. Kailangan so, parang gano'ng katagal mo ginawa yung painting na yon? Ano, yung painting na po yun is it took me for 3 months na painting. Kasi oil yun po, sir. So medyo matagal po yun matuyo, matagal makapasok. Hyperrealism talaga, no? Sa tingin ko, habang natutulog to si Elvin, yung mga si Manong na rin nasa isip niya, sa utak niya. Kasi napapanaginipan niya na. Parang kumukuha niya lahat, yung wrinkle, yung gano'n, yung buhok, yung mata, parang totoo talaga eh. Parang picture. No? Kasi doon sa, ano po sir, sa editorial cartoon, ang hirap nung pinagdaanan ko na transition kasi
ink. More on editorial cartoon is distortion. So dito sa hyperrealism is more on ano, proper proportion. So talagang mahirap, nag-adjust pa ako ng paano ba ano, maging balance yung mukha, kasi nung una ako nag-drawing ng mga or nag-painting ng mga realism is parang distorted yung mga mukha eh. Malalaki mata kasi yan, yung mga usual kid natin. Para maging ano, proportion yung sinabi mo ngayon. Ano yan? Gumagamit ka ng grid lines para proportion o ano, ano lang, freehand? Pag ano po sir, pag may mga clients po ako na nagpapagawad po sila ng mga mukha, ano, gumagamit po ako ng grid or mga exact na mga ratio para okay makuha yung kanilang mukha. Pero pag ano lang, personal painting ko or conceptual painting, ano lang, ano, freehand lang yung ginagamit ko. Oh, talaga? Kasi ano, di na kailangan na talagang kunin talaga yung mukha kasi yung purpose niya is to emphasize the concept of the artwork, the essence of the artwork, the meaning of the art piece. Okay, okay. Are these oil paintings atong ginagamit mo? Yes po sir, yung sa canvas karamihan is oil yung ginagamit ko. Tapos pag dun sa mga client ko sa China, yung mga cards is acrylic yung ginagamit ko po na ano, na medium. Deus, narinig mo yun, may client siya sa China. China. Oo nga eh. Oo, so ibig sabihin nakakarating ka na ng may mga kliyente ka na abroad. Yes po sir. Ano, meron pa akong kliyente ngayon. Ito na sa likod is ano, sa New York po yung kliyente ko na yan. Okay. Tapos meron din akong kliyente sa France. Ano, ginagawa ko pa ngayon, mga retro. Then, wow, ito sa China. Tapos may Dior, yung bago po ngayon is yung Dior na mga sketch card. Si Christian Dior yung fashion house. Yes, yes, yes. Christian Dior? Ilan mismo ang kumuha sa'yo? Ano, yung kanilang parang company sa, ano, sa China. Wow! Christian Dior. Ano pa? Ang lupit. Sige, pakita natin dito yung... Thank you, sir. Galing, ang galing mo. So, na-discover ka nila through online sa social media na? Yes po, online. Oh. Yung talaga mga clients ko po, hindi ko pa nakikita personal. Kahit video call, hindi ko pa nakikita. Kahit video call man lang. Ang swerte pala namin. Na-meet ka, nakausap ka namin. Ganoon kami ka swerte. Buti na. Pwede ba pakipaint yung muna ko yan? Okay. Buti na bigyan ng opportunity po. Salamat po, sir. Ngayon, makikilala ka na sa Canada. Kaya yung mga interesado rin sa Canada, North America, US, ito po si Elvin Vitor. I-ano namin yung kanyang contact, yung social media niya after the interview para makontakt niya siya. Okay. Alam mo dito sa XL Show, we really talk to ordinary people with extraordinary life. Kaya, we also invite again mga tao na i-like and subscribe nyo naman kami para mapanood nyo itong mga naggagandahang storya katulad nito. Ang galing idol. Rin, no? Sa mga ibang artists. Oh, sana po, paano kaya kami makaka-order niya papunta rito? No? Sana pwede. I-roll mo lang. So katulad ng ginagawa ng mga kliyente sa China. I-roll mo lang. Sinesend mo. Tapos kami na bahala. Kami na bahala magpa-claim. Yes po. Ano, meron pa akong ginawa sa New York din na client ko. Ano, apat na painting. Na-roll ko lang. Ah, okay, okay. Ang galing, no? Mabibigay mo ba kung magkano usually ang ano mo, ang masterpiece mo? Magkano ang... rough idea lang. Itong nasa kanan mo. Inasa kanan mo, yung ganyan. Maganda yan eh. Pero pwede natin pakita yun. Ito, ano, yung price ko po nito is, ano, 55K lang po yung presyo ko po nito. Ano, 3x4 na po yan. So, kumbaga, kung presyuhan sa mga painting is, kumbaga, mura na po yan kasi nasa... $1,000, US dollars. Yes, yes po. Kasi, karamihan ng mga painting na ano, na 3x4 is around 6 digits sa buyan pag ano, pag oil yung ginagamit. Yung ano ko po, yung painting na hyperrealism is
Ano po yun? Yung price po dun is 180. 180? Okay. Ano 180,000 pag realism. Oh. Oh my God. Oh. Parang ano pala? Yun si Lolo, 180,000. Yes po. Wow. At yung pinakamalit ko po na ano na portrait is ano po, ang yung presyo ko po is 25,000. Yung pinaka standard ko na maliit na portrait. Kasi yung gamit ko kasi na paints po sir is Old Holland tsaka Rembrandt. So yung mga brand na po yun is medyo may kamahalan din. Kamahalan po. Yun. Hindi ba siya nagka-crack pag niro-roll mo? So papatoy mo na matagal yun, no? Yes, ipa-cure pa po yun tapos ano, iro-roll. Di naman po nagka-crack kasi ano, always ko na po yan ginagawa pag malayo yung mga client ko po. Oh, okay. So nagka-idea tuloy tayo, Chris. At saka meron niya yung matigas, yung parang sa... Yung oh, tube. Tube. Oh. Yung mga architect, yung mga ginagamit ng mga architect, yun ano ba yan? May tube na. Sa, so, tapos i-ano na lang, courier na siya. Okay. Okay. Wala akong masyadong alam din. Kaya... Ang galing. Oh, paano ano yan? Ano nag-decide ka oil or water? Kasi ako nag-a-art din ako pero hindi ako marunong mag-paint masyado eh. Mas solid na ako eh, mga colored pencil ako. Every time sinusubukan ko, hirap na hirap ako i-control yung mixture ng tubig or ng oil eh. Parang ang hirap sa akin eh. Kaya nag-stay na lang ako sa mga colored pencil. Ano yun? So pinag-aralan mo talaga na matagal, yung timpla, yung pagtuyo. Tagal eh. Yes po. May mga technique po kasi pag gusto mo i-blend yung kulay, yung technique po niyan, iba po yung technique sa oil, tsaka iba din po sa water-based. So pag water-based, timplahin mo lang ng medyo konti yung tubig sa edges, tapos isi-smooth mo yung edges para mag-blend yung edges ng kulay. Tapos pag oil naman, minsan gagamit ka ng mga dry brush para yung kulay na yon is ano, magbe-blend. Okay. Yun yung technique ng mga blending ng mga kulay. Masa technique talaga. So, paano kung family picture, let's say, 4-5 yung mukha din sa isang, anong charge mo nun? Per mukha o isang buong painting? Per mukha, meron namang yung size nila is, ano lang, maliit is, pwede naman i-adjust yung presyo. Pero pag malaki na, per mukha talaga yung presyuhan po sir. Pero pag konti, meron kasi akong parang standard pricing po na ano. Hindi, tsaka hindi rin biro kasi katulad na sabi niya kanina, 3 buwan bago mo tapusin yung isa. So, kaya talaga mahal talaga. Oo. Kung magpagawa ka ngayon, Chris, next year mo matatanggap, pero nagkaedad na tayo nun. 3 buwan. Tatlong buwan. yung teacher ko nga, sir, sa fine arts, ano, parang yung may painting siya, 10 taon niya tinapos eh. Wow! Oo. 10 taon. Yung instructor ko po sa fine arts, kumbaga talagang pinaghuhulan ng panahon. Kaya yung obra niya maganda. Eh di yung painting niya iba-iba na brand kasi baka hindi na nagsarado na yung kumpanya ng binibila niya na iba na naman. Hindi, meron pa naman siguro yan. Yung kagandahan po kasi sa ano po sir, sa oil is the more na tumagal mong tinrabaho yung oil, the more na magiging maganda yung labas ng painting. Whereas pag acrylic, kahit matagal mong tinapos yung acrylic, parang ganun pa rin yung surface, parang ganun pa rin yung, kumbaga, yung content ng painting mo. Pero pag oil, talagang parang dramatic na yung, ano, parang lalabas na yung mga subject sa painting pag matagal mong tinapos. Pero iyan ba kailangan, ano, sa malamig na lugar? Hindi pwede mainit na mainit, baka matunaw. Yes, para ano, yung talagang dry na lugar lang po talaga kasi pag medyo malamig tas medyo humid yung lugar katulad ng dito sa atin, ano, merong mga molds po yan kasi sir sa lalo na pag oil kasi ang oil component ng oils organic po kasi yan. So talagang merong mga molds yung mga ganun. Kaya dapat dry. Dapat dry lang yung tapos katamtaman lang yung temperature tapos dry yung lugar. Parang okay. Ganun.
Pero meron namang mga remedyo. So, okay. Kung meron na molds. Ikaw, Elvin, nakwento mo kanina yung professor mo, 10 years. Ikaw ba yung tipo ng artist na may inumpisahan ka, tapos meron ka pang isang uumpisahan, tapos may isa ka pang project, or tinatapos mo muna yung buo bago ka mag-umpisa? Ano po, sir? O patalon-talon ka rin, depende. Oh, patalon-talon po ako, sir, kasi pag oil, ano? Matagal, sayang yung oras pag pag-iwanan mo yung isang painting kasi pinatuyo mo. Ano, di mo pa kasi yan ma-achieve na isang on the spot na magiging maganda talaga yung ano. So, ano, yung pag ano na po, sir, pag nagpatuyo ka, ano, lilipat naman ako ng ibang painting para okay. Productive yung araw. Okay, tama na naman. Ano, Chris, gusto mo mag-tour ng sandali sa studio niya? Oh, de tuturuan mo naman kami. Magpaint. Maliit lang yung ano, yung studio ko po dito sa kasi okay. Ano, hindi ko ba na-expand. De bigyan mo kami ng tour at saka kung paano mag-umpisa, paano ka nag-umpisa sa mata ba, sa ilong. So bigyan mo kami ng tour ngayon, ha? Okay. Tingnan mo lang yung mga natitira mong painting diyan. Friends, ito po panoorin natin kung paano tayo ipapasyal ni Elvin. Ayan. Ang ganda, galing Deus. Ang ganda ng studio, kahit maliit, pero galing. Thank you, Cook, sir. Thank you. Oo, ang galing. Thank you for appreciating my, kahit maliit lang yung studio ko, ano, na-appreciate. Oo, and then sabi mo nga, nagturo ka. Nagturo ka, sa school talaga yun, o meron ka lang tinayo na parang mga gusto matuto, tinuturoan mo, seminar. Ano, every summer po yun, sir, na summer workshop po, art workshop. Tapos ano, yung meron kaming mga student na mga adult, meron din kaming student na mga kids. So minsan din ano, tuturo ng mga ano, yung mga workshop sa outside the city, yung mga ganon. Merong mga sa schools, meron din kami mga art therapy, yung mga ganon. Meron kami mga ganon, mga workshop. Oh, yeah. Anong edad na dapat ano, mag-umpisa bilang artist? Dapat ba bata pa o kahit meron kang estudyante matatanda na start? Yes po. Dapat ano, para sa akin, yung talagang best na edad na for teaching arts
to the kids is to the people is like starting with the younger na edad pa po kasi doon pa lang mabibuild na yung foundation nila about art appreciation. So talagang mas mainam na mas earlier na matutunan nila how to appreciate art para paglaki nila educated na sila about art kasi minsan kasi yung mga tao di pa nila alam yung value ng art, di nila alam yung kung ano yung kahalagahan ng art kasi we are all built with the panman, with the product of the art, di ba? So lahat ng bagay dito sa mundo is gawa ng art. Pero ikaw, estudyante ka, ano? May estudyante kang adult na, pero nung naturoan mo na, biglang ang galing din ng output niya. Oh, meron sir. Yung mga teenagers na ngayon is, ano na rin, sumasali na din sa mga exhibit sila. Ano, natutuwa din ako kasi ano, meron silang mga progress. Tapos ano, meron na silang mga client na mga parang celebrity, yung parang ganun. So, naturuan namin ng mga workshop. Tapos, ngayon is, ano na, sumasali na ng mga exhibit. Yung mga ganun. Now, member ka or officer ka ng isang association ng mga artist o diyan sa Bohol, no? Tama? Ano, sir, member po ako ng sa province, sa organization ng mga artist, isang back council. So, parang member po ako ng visual arts. Tapos, ano din sa city, member ng other sa visual arts. Then, yung may grupo dito sa Bohol na tinatawag na Guhit Pinas Bohol. So, naging ano, naging parang vice president ako or yung parang vice president ng chapter dito sa Bohol dati. Pero ngayon, hindi na kasi marami na kasing ano, mga client. Kaya medyo busy na ako sa ano, hindi ko na ano yung responsibility ko as ano officer. Kaya medyo busy ako ngayon. Di pa naging presidente. Nice. So, ano yung sino yung pinaka ano mo idol na painter na Pilipino sa ano yung sa ngayon po sir or hindi kahit yung mga nakaraan na yung mga dati pa yung naging inspiration mo na naging masundan mo model painter na artist siguro ano si Omar Solo yun yung mga iconic talaga na mga artist kasi naka-visit din ako sa Angono Rizal so nakita ko nakapunta ako sa kaila ano kay Botong Francisco at si Omar Solo yung mga ganun ba kasi nakapunta ako sa Angono na-visit ako yung kinala Botong Francisco nakita ko yung mga artwork niya tapos kinala ni Miranda din so talagang yan yung mga kumbaga traditional na mga Filipino artists yun yung mga talagang batikan dito sa Bohol naman meron din kaming mga veteran so yung respetado dito sa Bohol is talaga sila ano Ma'am Nene Lungay tsaka si Sir Rick Ramasola tapos no si Sir Ortiz so yun yung parang mga veterans na hinahangaan ko po talaga pero sa recent na sa generation ngayon meron kasing mga realist talaga na magagaling so yung mga hinahangaan ko na kumikita ng millions sa art so meron din akong mga kumbaga hinahangaan na nilook up ko talaga so sila Sir Jun Impas sila Sir Orly Ipon yung mga ganoon na mga artist sila Ronilo Abayan so yun yung mga talagang para sa akin is nilook up ko as a realist artist. Mga names na yon. At sa contemporary sila Sir Sam Pinaso, mga ganon. Oo nga. Sila Romulo Galicano from Cebu. Marami na rin, no? At saka siyempre yung mga gawa ng mga greats like Juan Luna, pinag-aaralan niya. Yes po sir, ano, tinitingnan ko kasi hindi ko naman nakikita personal so through pictures sa internet ano tinitingnan ko lang how they blend the colors or what makikita mo kasi kung ano yung kulay na ginamit nila kasi
ano, pero mas mainam talaga pag na-visit mo siya, actual na makikita mo yung painting kasi makikita mo yung hagod ng brush tapos yung ano, yung blending ng kanyang kulay na ginagamit. Lalo kapag ano, yung isa sa mga painters at painting na inaangahan ko noon at ngayon, ilang beses ko na nabisita sa National Museum is yung kay Juan Luna, yung Spolarium. Oo, nakita ko na yun. Tuwing nakikita ko yun, talagang manghang-mangha pa rin ako sa sobrang laki, sa sobrang ganda hanggang ngayon. Parang wala pa ako nakikita ng artist na gagaya ng ganung kalaki. Ang hirap nun, ano? Kasi yung... Legendary na po yun, sir. Legendary. Oh. Legendary. Kasi pag mas malaki pa sa actual, sa reality yung pinipaint mo, di ang hirap ng proportions nun, di ba? Hagod. Yung hagod na galing. Si Juan Luna yung nanalo. Kahit 26 years old ba siya, nanalo na siya ng ano, Golden Award eh. Champion. Oh. Si Juan Luna. 26 years old. Nanalo siya noon. Yung kauna-una ng Pilipino. Mag-exhibit sa Spain. Talagang legendary artist yung si Maestro Luna. Oo. Meron nga akong repro ng kanyang Blood Compact kasi may nagpagawa sa akin. So repro daw ni Juan Luna. So yan, ginawan ko ng repro. So all credits naman po sa kay Maestro Luna. So wala akong tinitake na ano. Basta repro lang, repro. Reproduction lang. Repro lang talaga. Okay. Kasi maliit na version. Kasi gusto nila magkaroon ng maliit na version ng Blood Compact ni Juan Luna. Okay, sa mga artists pwede 'yan. Pwede kang gumawa ng repro. Pwede naman, pero yung credits talaga is ibibigay mo pa rin. Ilalagay na ano, reproduction of the painting by Juan Luna. So talaga yung credits, all the credits is ilalagay mo pa rin. Ilalagay mo pa rin 'yon sa painting. It's just a reproduction lang. Kasi ano na 'yun eh. Kumbaga iconic painting. Kumbaga talagang ano na 'yun, iconic na yung mga painting ni Juan Luna. So talagang hindi na 'yun madadaya. Kumbaga. Okay. Yung pag gumawa ka yung katulad ng mga Mona Lisa, mga ganon is talagang repro na yung ilalagay mo sa certificate of authenticity mo. Ilalagay mo. Okay. It's just like, tama yun, Dave, parang it's just like a song. Pag kinanta mo, you give credit to the original singer. Original, composer, singer. Yes. Tapos talagay mo, no copyright infringement, yung sasabihin mo yun. Talagang, hindi mo sasabing original to. Kasi, so yung mga painting mo pala, may certificate of authenticity. Yes po, meron po. Okay. Yung certificate of authenticity ko, para may proof talaga, ano, na ikaw gumawa. Pinapapirman ko po ng, ano, ng legal attorney. So, katulad ng neto. Ayun. Ito po yung... Kahit sa abroad, nagpapa-issue ka niyan, authenticity. Yes po, sir. Okay. To make the painting legit. Oh. All right. So, promote legitimacy sa artwork. Okay. Ganda, no? Pag may ganyan, talaga. Ang galing, ang galing. Kaya pala, mahal ang painting. Kumbaga sa, ano pa, may papel na, ano. So, ito yung mga, ano, mga certificate ko. Tapos, ano, may copy ako. Tapos, meron din silang copy. So, dalawa yung ano, pinapapirman ko ng abogado bago okay. po i-deliver yung artwork. Meron ka bang pinapangarap na gawin bilang artist na i-drawing? Sir? Meron ka bang pinapangarap na i-drawing o i-painting, I mean, bilang artist? Ano, yung pinapangarap ko talaga, sir, is yung makagawa ng isang obra na malaki tapos yung konsepto is beyond the imagination po. Meron na akong kinakonceptualize sa isipan ko, pero for now, hindi ko pa siya magagawa dahil sa maliit yung studio ko. Baka pag na-extend na to, kasi nagpa-plan ako na bilhin ko yung, kumbaga yung lupa na extension dito sa studio. Okay. Baka magagawa ko yung painting na yun na malaki. Para i-exhibit ko sana sa ano,
mag-propose ako ng exhibit sana dito sa Bohol, sa Bohol Museum. So try kong mag-propose, pero dapat makagawa ako ng maraming stock ng mga artworks. So dapat original, tapos conceptual, yung parang gano'n. Kung nandun doon lang tayo sa Pilipinas, kaya-kaya natin papindrip to si, si Sika to si Elvin. Sikat na rin yan. As a master, maestro na rin siya kasi chili-share niya rin yung talent niya. Tama. Maestro tama. Na. Para sa mata ko, sa mata natin at mga ibang Pilipino, maestro na yan. Hindi, tsaka masterpiece ito. Salamat po, sir. Hindi, tsaka itong... Salamat po, sir. Nung ano nga po, sir, nung pagpunta ko ng Europe last time, nung pagpunta ko ng Germany, kinausap ako ng director sa London. Kinausap ako, tapos sabi niya, anong profession mo? Ba't ka nakapunta dito sa Europe? Sabi ko, isa lang po akong hamak na artist, na average artist dito sa Pilipinas. Sabi niya, patingin nga ng gawa mo, natingin ko yung gawa sa kanya. Sabi niya, yung gawa mo pag dito sa London yan? Milyonaryo ka na, tapos malaki yung gallery mo. Tapos sabi niya, sikat ka na ba dun sa Bohol, sa Pilipinas? Tapos sabi ko, isa lang po ang average artist. Marami kasing magagaling dito sa Pilipinas. Eh. Totoo yan. Sa kanila, mataas yung appreciation nila. Mataas yung appreciation nila ng art. Kaya ganun yung kanyang, itong reaction nung nakita yung mga gawa ko. Kaya itong YouTube natin, itong episode na to, papanoorin natin to 10 years after. Sikat na to si... Sikat na to. Oo, sinasaluduhan na to. Sana. Mangyayari yan. Sigurado. Mangyayari yan dahil sa galing mo. Tsaka sa, sa willingness mo na ituro rin yung craft sa mga bata, sa mga ibang adults, yon. Ang galing. So, Elvin, sa mga budding artists at mga gustong sumunod sa iyong yapak? Yes po. Anong ma-advise mo sa kanila, sa ating mga viewers? Yung maipapayo ko lang po sa mga gustong maging artist or mga aspiring artist na talagang passionate about arts is talagang i-push mo lang yung passion mo sa arts, kasi talagang dito sa field of pagiging artist is mahirap lang yung una, pero pag nakabuild ka na ng client, nakakabuild ka na ng trust ng client, tapos yung quality mo is ina-upgrade mo, magtutuloy-tuloy na po yan. So pag passion mo talaga is sa arts, dapat i-push mo lang, kasi nung nag-aaral kami, marami kaming nag-aaral ng pagiging fine arts. So 46 ata kami. Tapos tatlo lang kaming nakagraduate. Dahil sa sa hirap ng pinagdaanan namin. So, pero andun pa rin yung yung talagang determination namin to finish the race of being a fine arts student. So sa yung mga gusto din magpinta, explore lang. Meron na tayong mga YouTube. So marami tayong mga makikitang mga tutorial. So di na sa, noon kasi mahirap, kasi dun ka lang sa books naka-depend. Ngayon is meron na tayong mga YouTube tutorials, at makikita nyo rin yung video na to. So makikita nyo yung mga paintings ko, baka maka-inspire ako sa inyo yung sinasabi ko ngayon. So believe in yourself, tapos art speaks the identity of the artist po talaga. Wow. So dapat magpakatotoo tayo sa pagiging tayo. So minsan kasi gumagaya tayo sa iba. So dapat yung identity mo, yung panindigan mo pag naging artist ka na. So ganun lang yung maipapayo ko po sa inyo. So maraming salamat sa pakikinig o panonood po sa aking Galing. Sabi mo nga, maraming... apprentice ko.
Marami ka talaga mai-inspire dito sa ginawa mo sa mga kabataan na nag-aspire pa lang. At saka sabi nga 43 tapos tatlo lang, wala pang 10% ang nagtuloy. Kasi ano, medyo kailangan din ng puhunan din. Pumuhunan ka rin din, eh, no? So talaga. Pero kailangan pagpatuloy mo lang. So, opo. So, maraming salamat, Deus. Maraming salamat, Elvin, sa panood mo for sharing your God-given talents. Nako, you are an inspiration. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to be part. Thank you po, sir, to be part in your show. Okay, so mga ka-XL dyan, this is Elvin Vitor, one of our artists and maybe someday future national artist yan. You only met him and saw him on the XL show, Canada. So ngayon makikilala ka na rin. Handaan nyo to, isang malaking karangalan ng mga guest natin. From Bohol! From Bohol, Philippines. Marami Bohol, yes. So, yan, future legend yan. Sa Canada. So, okay. Salamat! Thank you, Alvin. Bye! Shoutout po sa lahat!